Magandang araw mga ate at mga kuya. Welcome again sa akin channel, ang Kuya Nanding M. Ang Kuya Nanding M ang tuloy-tuloy na nagbabahagi ng mga karanasan, mga kwento at mga pagninilay na sana ay kapupulutan natin ang aral. Ang ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa mahalagang tagpo sa ating buhay ngayon, lalo na sa panahon ng Kwaresma, ang daan ng krus. Pero babasahin ko muna ang mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ang aking tapat na lingkod ay lubos kong kinalulugdan, ang siyang tatanggap ng parusa ng marami, at alang-alang sa kanya sila'y aking parurusahan. Dahil dito, siya'y aking pararangalan kasama ng mga dakila, pagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nilasap ang kaparusahan ng masasama. Inako niya ang mga makasalanan at idinangin sila'y patawarin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Munting pagninilay. Habang binabasa ko ito, ay tumambad muli sa akin ang kalagayan nating mga tao na tayo ay dumadanas ng kahirapan. Siguro ang iba ay hindi, pero maraming mga tao ang dumaranas ng pang-pinansyal, pang-psychological, pang-material, at mga personal na tulad ng mga sakuna, mababasa natin at mapapanood sa social media ang talamak ng mga sakuna ngayon. Ang baha at mga landslide na marami ang nangamatay. Mga sakit na nagpapahirap sa akin. At ang epekto ng giyera at mga pag-aaway ng iba't ibang bansa. Kung titingnan natin ang daan ng krus, ay isang daan ng paalaala sa atin ng ating Panginoon. Ito'y daan ng pagmamahal. Bakit masabi ko yan na ito'y pagmamahal? Dahil dito sa daan ng krus, ito yung daan na tinubos tayo sa ating mga kasalanan. Dahil sa kanyang paghihirap, ay nagtagumpay siya at para sa ating sa pagmamahal sa atin. Ang iba hindi ito maintindihan dahil ang sabi nila, bakit kailangan dumaan sa krus ang Panginoon natin na siya naman ay makapangyarihan? Ang paliwanag dyan ng ating pananampalataya ay ito ay isang uri ng pagmamahal na ipinaramdam sa atin ng Panginoon, na alam niya na lahat tayo ay dumadanas ng paghihirap, paghihirap sa ating pang-araw-araw na buhay, paghihirap sa halimbawa yung kanyang paghampas, nilagyan ng tinik, pinagpasa ng krus, at sa pagpasa ng krus, doon siya nakaranas ng pagbagsak at muling pagbangon. Ito ay isang example ng buhay ng tao dito sa mundo na tayo din ay dumadanas ng pagbagsak, no?
pag-alimura, pag paghihirap, na kapag hindi natin ito tiningnan sa diwa ng pananampalataya, mawawala tayo. Kaya ang krus ni Jesus ay isang pananampalataya. Hindi lamang ito isang palamuti na nilalagay natin sa kung saan ang krus, kundi ito ay isang manifestation ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya ang kamatayan ay hindi lang ang katapusan ng krus, kundi ang tingnan natin dito ay we have to go beyond the krus, yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At yan ang nagbigay sa atin ng pag-asa. Kaya ang sana sa ating pagdiriwang ng pagdadaan ng krus ay muling pagunita natin sa ating buhay Kristiyano, at muling tingnan ang ating pinagdadaan ng buhay sa kasalukuyan na ito ay isang halimbawa ng Diyos, ay pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa. Sana tayo ay ganun din, na magbigay ng puwang sa pagmamahal at sa ating mga pang-araw-araw na buhay, katulad ng ating mga dinadanas ngayon, pagdanas ng kahirapan, ngunit ito sa bandang huli ay mayroong kapalit na kaginhawahan. Kaya ang kaginhawahan ito ay isang paalaala sa atin na sana'y hindi nagtatapos sa kahirapan, kundi ang krus, sa kabila ng krus ay mayroong pagkabuhay. So, mahal naming Panginoon, maraming salamat po na patuloy mong pagbibigay sa amin ng halimbawa, at sanang halimbawang ito ay matuto kami at maging aral sa amin, na sana ay tumingin kami sa iyong halimbawa at magkaroon kami ng aral at pag-asa na kami ay nakikiisa sa iyong paghihirap. Itong lahat ng ito ay pinasasalamatan namin kaisa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po at God bless ating lahat.